Welcome sa Panlasang Pinoy! Kamusta na kayo? Ako po si Vanjo Merano. At ngayong araw na to'y magluluto tayo ng Chicken Cordon Bleu with Dijon Cream Sauce. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa recipe na to. Boneless chicken breast, ng ham, Swiss cheese, at dahil ipiprito natin ito, gagamit tayo ng panko breadcrumb. Usually kasi regular breadcrumb lang ang ginagamit para dito. Kakailanganin din natin ng itlog. Para naman dito sa sauce, gagamit tayo ng heavy whipping cream, ng Dijon mustard, ng butter, at ng sibuyas. At bukod sa mga ingredients na to, kakailanganin din natin ng asin, pati na rin ng mantika. Umpisa na natin. Ang una natin kailangan gawin ay i-flatten itong ating boneless na chicken breast. So, importante na malinaw tayo na boneless chicken breast lang ang pwede natin gamitin dito. Hindi pwede yung merong buto. So, ayan. Isa-isa nating ilalagay yung ating manok dito. Naglagay lang ako ng cling wrap dito sa isang flat na surface. Pagkatapos, guys, ay tatakpan lang natin ito. Ito yung ating cling wrap, no? So, tinatakpan ko lang to. Nang sa ganon, hindi dumikit itong ating gagamiting tool. Ang tawag dito ay kitchen mallet o yung meat tenderizer tool. At gagamitin natin ito para lang i-flatten lalo itong chicken. So, dalawa yung part nito. Ito yung matutulis na bahagi at meron ding flat na bahagi. Yung kailangan natin dito, guys, yung flat lang. So, ipapound lang natin ang dahan-dahan itong chicken hanggang sa ma-flatten natin. Gagawin natin itong same step na to dun pa sa ibang chicken breast natin. Dito pa sa dalawang peraso na to. So, tingnan lang natin kung ano na nangyari dito sa pagkaka-pound natin o pagkaka-flatten. So, ayan guys. Lalong lumipis yung manok at lumapad. Ang gagawin ko ngayon, itatabi ko muna to. Kukuha lang ako ng isang plato na paglalagyan. At itutuloy lang natin yung proseso dun pa sa ibang chicken breasts na meron tayo. Dito na guys yung ating na-flatten na chicken breast. Pwede na tayo ngayong mag-proceed dun sa susunod natin gagawin. Lalagyan na natin ito ng palaman. Pero guys, bago tayo maglagay ng palaman, gusto ko munang lagyan ng asin itong ating chicken breast. Para magkaroon naman ito ng lasa. So, lalagyan lang natin itong asin. Pwede kayong gumamit ng iodized salt na katulad itong gamit ko ngayon. Pwedeng rock salt o kung anumang asin ang gamit nyo sa bahay. Kahit Himalayan salt pa yan, walang problema. Ayan. Tanggalin lang natin yung mga extra na lumalabas na taba o na laman. Maglalagay lang tayo sa gitna ng ham. At pagkatapos, irorolyo din natin ito. Pagkatapos guys, isesecure din natin ito ng toothpick. Patay ng toothpick dito. Yan. So, gagawin natin itong procedure na to dun sa lahat ng chicken na meron tayo, papalamanan lang natin. At pagkatapos, ipe-prepare na natin ito. Iayos natin yung itlog, pati yung ating panko breadcrumb. Then, ang susunod na gagawin natin ay i-deep fry na natin ito. So, ito yung kailangan natin gawin bago natin iprito itong ating chicken cordon bleu. Magkakrak muna tayo ng itlog dito sa isang bowl na to.
Dahil ang gagawin natin ay i-dip natin ito mamaya dito sa crack na binating itlog at saka i-dredge natin guys dito sa ating panko breadcrumb. At para mas magkaroon ng lasa, lalagyan natin ng asin ito. Sa puntong ito, dapat pinapainit na natin yung ating mantika. Dahil ang susunod na gagawin natin pagkatapos nating makoat ng panko breadcrumb itong ating chicken cordon bleu, ay ifa-fry na natin ito. So, kuha lang tayo ng isang peraso. At dapat guys, malinis yung kamay natin dito. Siguraduhin nating magugas ang kamay o pwede tayong magsuot ng gloves. Ayan. Pati yung gilid, kailangan din natin lagyan. Dahil kadalasan, open tong gilid na to. Medyo mahirap i-secure yung gilid nitong ating rolyo, di ba? So, nalagyan din natin ng itlog ng sa ganon. Mamaya pag-dredge natin dito sa breadcrumbs ay dumikit yung breadcrumbs dito para ma-seal niya yung dalawang gilid. So, kapag ni-roll na natin dito no, sa breadcrumbs, ayan. Ito yung pangalawa. Mamaya i-double coat natin yan para mas kumapal. So itong nauna natin, dredgery natin dito. Ito yung pangalawang coat natin. Tutuloy lang natin to at pagkatapos, ipiprito na natin itong ating manok. Nagpainit lang ako ng mantika dito. Check na natin kung mainit na yung mantika. Maglalagay lang tayo ng breadcrumbs. Ayan, mapapansin natin ano, na napiprito na kagad yung breadcrumbs. Ibig sabihin, mainit na yung mantika. Pwede na natin ditong ilagay yung manok. At para sa akin, mas maganda na hindi masyadong sobrang init yung mantika. Nang sa ganun, hindi maluto kagad yung breadcrumbs. Para may oras na maluto yung manok, yung loob ng manok, no? Kasi karaniwan, kapag naka-high heat kagad tayo, mabilis na naluluto yung outer part nito. So, ang tendency niyan, magiging kulay brown kagad yung breadcrumbs, pero yung loob naman ng manok, medyo hilaw pa. So, ayaw nating mangyari yan. Kaya dapat, between low to medium heat lang. Pagkatapos ng 10 to 12 minutes, pwede na natin itong ibaliktad. Tamang-tama lang yung kulay niya. Golden brown. Kumbaga, hindi siya yung talagang dark brown. Dahil nga sa temperature natin yan. Itutuloy lang natin ang pagprito dito ng mga 8 minuto pa. At this point, ready na to. Kumuha lang ako ng isang plato at nilagyan ko lang ng paper towel. Yung paper towel para lang ma-absorb yung excess na mantika. So, kunin lang natin itong ating chicken cordon bleu. Ayan, mapapansin ninyo. Lumalabas na dito yung cheese, di ba? Ang ganda tingnan. Ayan, so nakakatakam lalo. Guys, ngayon naman ay gawin na natin yung ating Dijon cream sauce. So ito yung ating saucepan. Pinainit ko lang to. Pagkatapos ay imimelt na natin dito yung butter. So ilalagay ko lang yung butter dito. Sa ating saucepan. Ayan. So, kailangan lang nating i-melt itong butter at kapag nag-melt na, o habang nag-melt, actually, no, pwede na nating ilagay itong ating onion. So, pwede kayong gumamit dito ng sibuyas, kagaya nito, onion, or pwede kayong gumamit ng shallots. Either sa dalawa, walang problema yan. Itutuloy lang natin ang paggisa dito. So, igigisa lang natin itong sibuyas hanggang sa lumambot ito. Ilalagay ko na dito itong ating heavy whipping cream. Haluin lang natin mabuti. Pagkatapos, pabayaan lang natin itong kumulo. At guys, pag napansin natin na unti-unti nang kumukulo ito,
kunin lang natin itong ating Dijon mustard. Ang Dijon mustard ay isang uri ng mustard na mabibili ninyo sa mga supermarket. So, ayan. Ilalagay lang natin ito dito. Simutin natin. Pagkatapos, haluin lang natin mabuti uli. At hintayin lang natin na mag-reduce itong sauce ng kalahati. Maglalagay lang tayo dito ng asin. Haluin lang natin mabuti. And guys, pagkatapos, ready na to. Pwede na natin itong gamitin para sa ating chicken cordon bleu. So guys, hihiwain na natin ito. Siguraduhin lang natin na natanggal na natin yung toothpick kanina na nilagay natin eh. At pinakamagandang gamitin dito guys para hindi kaagad masira yung serrated na knife. Pagkatapos ito guys, lalagyan lang natin to ng sauce. Tapos lalagyan na natin to sa isang serving plate at serve na natin. Pero syempre, tikman muna natin ito bago natin i-serve. Ngayon guys, ready na itong ating chicken cordon bleu. Lalagyan na natin itong ating Dijon cream sauce. Alright guys, tikiman portion na tayo. Tikman na natin tong ating chicken cordon bleu na meron tayong nilagay dito na sauce. At ang tawag sa sauce ay ang Dijon cream sauce. So ito, isang hiwa ng chicken cordon bleu, lalagyan natin yan ng Dijon cream sauce. At nandito yung ating sauce sa aking likuran. So ito guys ha, ilalagay ko lang yung sauce dito. Ayan. Tapos, tikman na natin to. Ito yung pinirito natin na chicken cordon bleu. Mmm! OMG! Ang sarap ng sauce. Creamy-creamy. Malasa-malasa. Gal dun sa Dijon mustard. Pagkatapos nagko-complement talaga siya dun sa lasa nung cheese, pati ng ham, tsaka ng manok dito sa ating chicken cordon bleu. Kaya tingin ko tamang-tamang pairing ito eh, itong ating sauce pati dito sa chicken cordon bleu. So tingin ko tamang-tama yung pagpares natin dito. Yung manok naman, juicy, malambot. Basta guys, yun na yun. Naintindihan nyo na kung bakit tumahimik na ako. Uulitin ko uli itong recipe na to. Gagawin ko uli ito. Minsan lang ako mag-fry ng chicken cordon bleu. Pero tingin ko, okay naman pala. Mas maganda pa nga dun sa baked na chicken cordon bleu sa aking opinion. So guys, maraming salamat uli sa pag-load nitong video. Ito na yung ating chicken cordon bleu. Sana guys, ibukan ninyo itong recipe na to. Highly recommended. Ang sarap. Para sa inyo ng mga hindi pa nagsasubscribe, iimbitahan ko sana kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. At kung nagustuhan niyo itong ating video, sana pakilike naman po. And guys, magkita-kita ulit tayo sa susunod nating video. Hanggang sa muli!